yan, medyo makalat ako ngayon kasi nag-prepare ako sa aking balikbayan box. 2 days after, ipapadala ko na siya sa Pilipinas. So, ngayon, sobrang kalat ng mga chocolates, tsaka cup noodles. Mag-overtime ako ngayon para ma-prepare ko na siya lahat. Twice a year kasi ako nagpapadala sa Pilipinas para sa aking family. Tsaka pag may orders yung mga customer ko sa Philippines, sinasali ko na din yung mga pasaboy items. So, ganun yung ginagawa ko. Tsaka, syempre maraming nag-o-order ng mga collagen, sabon, mga beauty products. Yun, sinasali ko. Yun din ang isa sa mga business ko. So, inuuna ko yung mga mabibigat sa ilalim. Ipasok sa ilalim ng box. Kagaya ng sabon. Ito yung famous na sabon sa Japan. Cow Beauty Soap. Siyempre, hindi natin alam, hinaagis yung mga balikbayan box pagdating sa Pilipinas. So, okay lang pag sabon yung nasa ilalim. Ayan, may din. Red din siya. Pwede din damit. Pero yung mga fragile, pwede siya sa gitna. Kagaya nito, magpapadala ako ng kape na naka-glass. So, binababble wrap ko siya. So, ilalagay ko siya sa gitna. Saka meron din akong wall clock, binababble wrap ko siya. So, ganyan ang mga ginagawa ko sa pagbabox. Tsaka yung mga magagaan, example, etong cup noodles, yung mga ganito, saka chocolate, pwede siya sa ibabaw ng box, sa top. Yung mga mababasag, sa middle siya ilalagay. Yung mga ganito, naka-tube na mga creams, facial wash, pwede siya ilagay sa sa gitna. So, pag may mga kayo, may mga damit, pwede din siya ibalot niyo sa damit or whatsoever. Basta yung mga mababasag, ilagay niyo sa gitna. Okay. Tapos, ipa-bubble wrap ninyo para hindi talaga siya mabasag. Kasi hindi natin alam, hinahagis yung mga box pagdating sa Pilipinas or during sa delivery. So, yun lang po. Sana makarating ito ang aking padala sa Pasko or bago magpasko. Kasi kaligayahan naman natin mga OFW, sa mga OFW dyan, na makapagpadala tayo ng pamasko or pasalubong para sa ating pamilya. Yun, masaya ako kahit nasa malayo ako. Yung namimili ka, nakikita mo yung sarili mo na na-imagine mo yung pamilya mo na masaya sila pagdating ng padala mo. Yun, nakakawala siya ng lungkot kahit malayo ka sa pamilya. Tsaka pagkuha ng box, pag-pick up ng box, parang mapifeel mo din na nasa Pinas ka kahit hindi ka pa makaka-uwi. So, yun lang. Para sa mga OFW dyan, mabuhay kayo, be strong, and keep moving para sa inyong pangarap sa buhay kahit malayo tayo sa ating pamilya.